Kachips, I'm Ruth Capio and welcome to my channel. For today video mga Kachips, isi-share ko sa inyo paano magbayad ng inyong home credit gamit lang ang GCash. Pero bago ko umpisahan ang video na ito, make sure na click mo na ang like, subscribe button and notification bell para laging update sa mga new videos na i-upload ko sa aking channel. So ayan mga ka-chips, tapusin nyo tong video tutorial na ito hanggang dulo para malaman nyo kung gaano lang kadali magbayad ng inyong home credit gamit lang ang GCash. Ang unang step na gagawin natin mga ka-chips, i-open lang ang ating GCash app sa ating cellphone. Dapat po meron po kayong data or internet connection. So unang step, i-open po natin ang GCash apps. I-click po natin mga ka-chips. Pagkatapos ma-open ng inyong GCash apps, makikita nyo po ang Pay Bills. I-click po natin ang Pay Bills. Next step mga ka-chips, i-click po natin ang Loans. Pagkatapos nyan mga ka-chips, hanapin po natin ang Home Credit. Scroll down lang po natin mga ka-chips. Ito mga ka-chips, ito po yung home credit. I-click lang po natin siya para ma-open. Next step na gagawin natin mga ka-chips, magpipill up lang po tayo ng info na hinihingi ni home credit. Una, yung contract number. Ito po yung 10 digit kung saan po kayo magbabayad. Yan po yung binibigay ni home credit. Next, yung mobile number nyo. Next, yung amount, kung magkano po yung babayaran nyo. At yung huli, yung email address. Yung email address po optional. Pwede pong wala, pwede din pong meron kayong ilagay. Pero para sa akin mga ka-chips, mas okay pong ilagay ang inyong email address para makapag-send din si GCash ng proof or yung resibo na proof na nakapagbayad po kayo through GCash. So ayan, ilalagay natin yung contact number. Pipill upan po natin siya mga ka-chips, yung 10 digit na binigay ni home credit. Pagkatapos niyang ma-fill upan lahat to mga ka-chips, yung contract number, mobile number, amount at email niyo mga ka-chips, huwag niyo pong kalimutan i-double check para maiwasan po na kayo ay magkamali at magkaroon ng problema mga ka-chips. Pagkatapos niyo ma-double check to mga ka-chips, i-click lang po ang next. Pagkatapos niyan, i-double check nyo pa rin mga ka-chips. Okay lang po yung nag-check po kayo ng paulit-ulit para maiwasan nyo po na kayo ay magkamali kung tama po yung amount, yung contract number nyo sa home credit, and mobile number and email address nyo na nilagay. Pagkatapos niyan, i-confirm nyo na po. I-click nyo po ang confirm. Antayin lang po natin ang pag-process. Ayan, mapapansin nyo mga ka-chips, nagkaroon na po ng text si GCash na successfully po ang ating pagbabayad ng ating home credit. Mapapansin nyo mga ka-chips, ito yung binayaran ko sa home credit, 1,485, at meron po itong service fee na 15 pesos. I-click lang po natin yung done and okay. Mapapansin nyo mga ka-chips, nabawasan na ang laman na aking GCash. Kung nagustuhan nyo ito mga ka-chips ang aking tutorial, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para laging update sa mga new videos
na i-upload ko sa akin channel. Mortipid Tips mga ka-chips!